fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. Four valves within your heart keep your blood moving the right way: the tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. During systole, your ventricles contract, forcing blood as it's going to your lungs and body, much like ketchup being forced out of the sweet bottle. The right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does. Your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers, the left and right atria. Then the cycle starts over again. Your heart is nourished by blood too. Blood vessels called coronary arteries extend over the surface of your heart and branch into smaller capillaries. Here you can see just the network of blood vessels that feed your heart with oxygen-rich blood. Your heart also has electrical wiring which keeps it beating. Electrical impulses begin high in the right atrium and travel through specialized pathways to the ventricles, delivering the signal to pump. The conduction system keeps your heart beating in a coordinated and normal rhythm, which in turn keeps blood circulating. The continuous exchange of oxygen-rich blood with oxygen-poor blood is what keeps you alive. Ano daw yung po yung sabi? Yung puso daw po natin ay kasi ano, as big as your, ano yan, closed fist, okay? So kasing laki lang daw ng ating kamao. So ganyan, imagine niyo na lang po, nasa, sabi ilan, 100,000 beats a day. A day yun, ha? Imagine niyo po kung yung ating dugo ay malapot, kamusta si puso? Hirap, di po ba? Okay. So sabi ano po? Ayan, ayan. Proverbs 17, a merry heart. Oh, a cheerful heart is good as a medicine. Pero kung hirap naman si puso, kamusta na lang? Okay? But a crushed spirit dries up the bone. Yan. Explain natin ano yung cause ng hypertension, di ba? We have risk factors. Kasi yun ang ano, basta sinabi lang, bawal ang manigarilyo, masama ang sigarilyo, masama ang alkohol, masama ang mataas ang kolesterol, asin, ganyan, okay?
So, umpisa daw po yung smoking. Yung sa smoking po, ang chemical na nakukuha po sa isang tobacco is nicotine. Si nicotine, explain po natin ha, sa mga kabataan. Nicotine, ito po yung nagpapatigas ng ating ugat or ng ating artery. Which eh, ang pinaka-main po is the aorta. Pinatitigas niya yung ating artery, pinakakapal niya yung lining. Kaya pagka po, karamihan, di po ba na nagba-vital signs, tinatanong mo, smoker po ba kayo, drinker, or may history. Kasi po, malalaman po natin doon pa lang na possible po, kaya po kayo ay high blood dahil po baka marami ng nicotine na nakabara sa gilid ng ating mga ugat. So kapag ka-imagine niyo po yung tubo o yung hose ng tubig, kapag ka marami ng kalawang sa gilid, di ba mahina ang daloy ng tubig. Ganon din po yung ating dugo. Kaya din po hirap si puso mag-akyat ng o mag-distribute ng dugo sa buong katawan. Next po ay alcohol. Over time, alam po natin ang alcohol. Oo, sabi nila, maganda daw kasi ganda ng sirkulasyon. Pero katagalan, sabi, too much is masama din. Diba? Masama naman po talaga. Bakit? Kasi mataas din po siya sa cholesterol. Okay? Cholesterol, protein, nagpapataas po ng cholesterol, nagpapataas ng protein, at saka hirap din po, unang-una ang ating liver, ating atay, magsala ng cholesterol. So pagka marami ng cholesterol, mataas, fatty liver, hirap din si puso na mag-distribute ng oxygenated blood o ng malinis na dugo sa buong katawan. So drinking alcohol can risk or isang dahilan bakit po tayo pina-high blood o bakit tayo may alta presyon. Next, yan. Diet, ito po. Diet, increase intake of sodium o asin. Bakit daw po? Alam niyo po yung ano, sabi ngayon, kung saan daw ang asin, nandun din daw ang tubig. Okay, pagka ano nga daw po, pagka madami, pansin niyo, pag madami, mahilig tayo sa maalat, madami din tayong inom ng tubig, pero hindi tayo naiihi. Diba? Kasi yun daw po, kung saan daw yung naiimbak lang siya sa ating mga cells. So, pagka masyado ding mataas yung ating salt o yung ating sodium intake, hirap din yung ating kidney magsala ng fluid sa katawan natin. So, hindi natin ay re-release. So, hindi rin mag-re-release hindi rin maglalabas si kidney na tinatawag na renin. Si renin po, ito yung enzyme na kailangan ng puso para magpump ng dugo. Ito yung pinaka-chemical na kailangan niya na, oy, kailangan ko na mag-pump ng dugo, kailangan mo na akong bigyan ng malinis na dugo, may oxygen. So, kapag mataas daw po ang sodium, isang din po yung dahilan ng ating, o ng asin, isang dahilan ng ating alta presyon. Less intake of potassium in diet. Ano sa tingin nyo, mga bata? Sa tingin nyo, pagkain na rich in potassium? Saging. Okay, saging daw, saging po. Saging, okay, rich in potassium. Ang potassium po kasi, sabi nga daw, di ba, helps balance the amount of sodium in our cells. So, siya yung taga-balance. Eh, hindi naman, di ba, hindi naman pwedeng sobra din tayo ng saging. Baka naman po, magkaka-high blood pa rin tayo kasi maghapon na tayo nasa CR. Mahirap ilabas. Tayo ay magkakaroon ng constipation. So, in moderation naman. Maganda din po ang saging kasi saan po ba kayo nakakita ng unggoy na may tagyawat? Di ba? Wala. Okay. Yan. Saging daw, rich in potassium. Walang, di ba ate? Walang unggoy na may pimples. Okay. Saging, rich in potassium. Kasi binabalansi daw po niya yung sodium sa ating dugo. Okay? Binabalansi daw po niya. Pagka kulang daw po ang potassium sa ating katawan, yan, yung sodium o yung asin, humahalo lang siya sa dugo. So, yung ating dugo parang lumalapot. Kaya nahihirapan din po yung ating puso na i-distribute o hilahin o ipump yung ating dugo sa buong katawan. Okay? Ganun din po, may potassium. Pagka mababa naman din yung potassium natin sa katawan, ano po yung ano? Yung mga sabi nga nila sakit, hypokalemia. Diba yung mga iba nalulupo? Yung nalulupo, humihina ang buto. Kasi kulang din naman daw po sa potassium.
Okay, next, physical activities. Bakit? Sedentary lifestyle can cause hypertension. Pag sinabi po palang risk factors, mga kadahilanan na posibleng doon natin nakuha, bakit tayo nagkaroon ng alta presyon? Ha, hindi po dahil, kumbaga ito yung mga, kumbaga sa kandidato, ito yung mga qualification, bakit ka po nagkaroon ng alta presyon? Isa po doon yung physical activities. Okay? So, people who are inactive tend to have higher heart rates. Bakit? Kasi nga po, konting kilos pa lang, hinihingal na, hirap na yung puso gumalaw. Okay? The higher heart rate daw po, the higher or the harder daw, o hirap din yung puso magtrabaho. Kasi nga, hindi sanay sa mabigat na trabaho. At less physical activities can cause obesity. Bakit? Hindi natin natutunaw yung mga dapat nating tunawin. Halimbawa, pagkatapos kain, higa, nakataas pa yung paa, kuya-kuya-ko. At least nga daw po, kung gusto niyo daw po ma-maximize o magumana yung buong sistema sa katawan, lalo na po makuha natin yung buong benefit ng ating kinain, at least 30 minutes nga daw bago kayong ano, or 20 to 15, sabi yung iba 15 to 20, lalo yung mga ayaw magkaroon ng ano yan, ayaw magkaroon ng bilbil, bago daw po umupo, tapos uminom ng tubig, kasi active na active yung ating digestive system, at saka active din po ang ating circulatory system, lalo lang po yung heart, na kunin lahat ng nararapat na enzymes, nararapat na nutrition na i-distribute sa buong katawan. So, prevent ng obesity or overweight. So, pagka sabi nga daw po, ang cause ng inactivity o less activity ay obesity or overweight. Yan. Pagka mas mabigat po tayo, mas hirap, kasi malaki na yung kaha. Malaki na, di ba po, yung kaha. Mas hirap naman ngayon si puso na i-distribute yung lahat ng dugo doon sa kaha na yun, sa lalagyan na yun. Kumbaga, law of supply and demand. Malaki yung demand, konti ang supply. So, hirap i-distribute o hirap palitan yung mga, sabihin natin, mga waste materials sa bawat tissue, sa bawat organ ng ating katawan dahil nga po, masyado ng malaki. Okay? Stress. Lahat ay nakaranas. Ito po ang number one daw cause ngayon ng hypertension. Stress. Sino po bang hindi na stress? Mga bata, stressful ba mag-aral? Exam. Third grading period na, di ba? Tama ba? Third grading period. Stress mag-aral. Lahat siguro ng kabataan ng bata ngayon dito, high blood. Stress daw po. Bakit? Kasi, dramatic yung effect. Pag sinabing dramatic, hindi mo ganun agad napapansin. Hindi naman napapansin. Okay? Pero, kung lahat naman eh, binigyan mo na ng kumbaga simpleng bagay lang, stressful na para sa'yo, kumbaga binitip-tip mo na, yung sistema mo humihina. Ganun din, lalo-lalo na yung puso natin. Okay? Kasi siya yung pinaka main taga-distribute ng lahat ng nutrition sa katawan. So, try daw po mag-relax. Pero yung iba, ang coping mechanism para mag-relax, kumain. Okay, di ba? If you try to relax by eating, yung iba kain mood. Stress ako, kain, matatamis. Nawala, relax nga ako. Kumbaga nasiyahan. Ang problema, kakakain ng matamis, kakakain dahil yun ang kanyang coping mechanism sa stress, obese, tumaba, high blood ulit. Okay? Tapos, kakakain ulit, mahilig sa matamis dahil yun ang kanyang, reward sa sarili, diabetic, malapot ang dugo, high blood ulit. So, yung iba naman daw, yung iba, umiinom. Scapegoat kasi, para makalimutan si problema, inom ako, lasing. Tasang cholesterol, high blood. Diba naman daw po, sigarilyo. Sa call center, hello. Call center po ngayon, mga lalo,
ng call center, nagtatrabaho sa call center, ito po yung problema. Ano niya po yung population? Mas madami daw po ang high blood sa kanila na yung siguro mga 20s kasi di ba pagkatapos ng ano, sila yung medyo high risk talaga, mataas yung incident report ng high blood sa kanila kasi sa kanila, di ba, gabi ang trabaho. So, pampagising daw po. Bakit daw number one ng cause ng kanilang hypertension? Candidate sila kasi sa nicotine. Pampagising, ang nicotine po kasi, ang effect niya sa atin, lalo na sa brain, is in 15 seconds time, it can alert your brain. Kasi ano po siya, excitatory. At the same time, nakakapag-inhibit siya ng gutom. Hindi ka nga nagugutom. Probably, yung brain mo active. Pinupwersa naman niya yung puso mo, nag-pump. So, pwersado si puso dahil kay, dahil dun sa effect ng nicotine. Dahil di ba, brain natin ang nagsisend ng signal eh. Ang problema nito, nicotine na to, after a while naman, bumabara naman din siya sa iyong ugat. Kasi di ba, pag 15 seconds eh, in 15 seconds, na-distribute na yung buong, sabi natin, dugo sa buong katawan natin. So yung nicotine na yun, kung saan siya babara, hindi natin alam kung saan. Huwag lang, ipanalaan na natin na huwag naman po sana bumara yung nicotine na yun sa artery ng ugat, ng brain. Kasi pagka sa brain na, parang mahirap na po yata. Okay? Mahirap na po yata natin i-reverse yun. Next, ito yung mga non-modifiable. Wala na, sabi nga, explain natin bakit non-modifiable, hindi na natin mababago. Yung una ko pong sinabi, kung sa tingin nyo po, eh medyo nahihilera na po kayo doon sa mga nakasulat, medyo sabi nga eh, baguhin na natin. Kumbaga, inot-inot na natin alisin. Number one na po yung mga lifestyle nga po, di ba? Lifestyle pwede naman po mabago. Pero kung sinabi ng non-modifiable, hindi na natin pwede baguhin. Unang-una natin ay edad at kasarian. Sa lalaki daw po at early middle age. Ano ba early middle age? Life begins at 40. Tama po ba? Life begins at 40. So, kung sa kalalakihan, 40 years old. Medyo nandun na po, kandidato na tayo. So, before siguro tayo mag-40, yung lifestyle natin, medyo anuhin na natin. Baguhin natin para kung candidate man tayo, di na nga natin mare-reverse At least man lang, medyo mapapabagal. Di po ba? Sa kababaihan naman daw po ay after menopause. Alam naman po natin na sa babae, sa kababaihan, pagkatapos po talaga ng 45 years old, marami ng aray-aray. Dahil po naman sa hormones. Bigla po kasing bagsak ng hormones. Lalo na po yung tinatawag nating estrogen. Kasi pag nawalan po tayo nun, or nagbawas na ba na, marami na po talaga magiging factor na isa po tayo sa candidate na magkaroon ng hypertension. Kaya sabi po, di ba, lalo na po pala, bago tayo mag-age 45, at least meron na tayong maintaining weight. Mga nanay, maintaining weight po. Para din naman po iwas din sa arthritis. Di po ba? Kasi habang po tayo ay nagkakaedad, mga kababaihan, mga nanay, tayo din po ay prone sa paglaki. Di po natin maiwasan yan. Ano po? Kasi yan na po ay nakasaad na nung panahon na pinaalis po si Eva't Adan sa Eden, di po ba? So, kasama na po yan. So, bago naman, yun po, bago po, hindi nga natin mababago, hindi natin siya maire-reverse, pero at least mapapabagal natin. Okay? After menopause daw po. Race, lahi. Maswerte po tayo dahil hindi po tayo, kumbaga, pangunahin. Kasi ang pangunahin daw po, o ang number one na prone sa hypertension ay mga Blacks, mga Africans. Dahil siguro sa klima nila, tapos matatangkad pa sila. So, yung haba ng kanilang artery o ng kanilang daluyan ng dugo, medyo mahaba. So, hirap si puso, nahila. Kumbaga, ang nawasa, hirap mag-pump ng dugo at mag-distribute sa buong katawan dahil mahaba yung kanilang ugat. Lalo na po sa lower legs, mahaba yung bias nila. Okay? So, number one daw po sila sa hypertension. Ayan. At mga ano po ba yung mga komplikasyon ng hypertension? Pwedeng diabetic, heart attack, stroke. Ayan po. So tayo, as Asian, pangatlo. Pangalawa po ang Caucasian or whites. Then pangatlo daw po ang Asian. Family history
your genetics. High blood pressure or you have tends to run in the families. Ito po yung pansin nyo si by the age of 26 mula kay lolo hanggang kay bunso. Basta nung nagkaedad ng 26, parang high blood na. Wala na po tayo mababa. Genetical ang makeup nyo na po yun eh. Kasi genes talaga. Dagdag factor na rin po kung yung lifestyle ng pamilya. Di po ba? Lalo na po ngayon, uso ang anong pinakamurang fast food ngayon? Ano? Yung 50 pesos lang, meron ka ng rice, may chicken, at may soupist drink. McDo. Diba? Kung lifestyle, genetic na nga po, lahi na, tapos si bata, si Baguettes, laging si McDo. Congratulations sa pamanang lahi. Ito ay Golden Dove Awardee. Okay? Related diseases or present medical condition, high in cholesterol. Kung ano po, hindi na natin mababago kung meron na tayong present condition. Okay? Pero, change in lifestyle, pwede nating mapabagal. Okay? Development. Complications. Ito yung complication po. Komplikasyon ha, pagka hindi controlled. Pag hindi natin binago si lifestyle, ibig sabihin, hindi tayo nagpa-check up, hindi tayo nagpa-consulta sa doktor, hindi natin minonitor ang ating vital signs, ang lalong-lalo ng ating BP. Komplikasyon. Magkaiba po ang stroke sa heart attack. Pag sinabi pong stroke, sa utak po yun. Kagaya po, may tatlong klase ng stroke po ha, madami yan. So pagka brain na po ang natamaan, medyo marami na pong pagbabago sa katawan natin. Stroke. Aneurysm, ito po yung artery natin nag-bulge. Lumalaki. Halimbawa, di ba po, kumapal yung lining ng artery. So may parte na hindi makapal. Eh syempre, hindi na makadalo yung ano ng dugo. So nagkakaroon ng hangin sa parte na yun. Yun yung tinatawag na aneurysm. Once na pumutok yun, either sunod nun ay stroke na rin. Yun nangyari po kay Arroyo, aneurysm po yun. Kaya lang yun sa kanya pumutok, bandang stomach. So, swerte siya kasi stomach. E paano kung mataas-taas? Thoracic yung kanya eh. So, naagapan niya si stomach lang. Medyo mababa. E paano kung mataas-taas ng konti? Okay? Aneurysm po. Arrhythmia. Arrhythmia po is yung lumalaktaw yung ating pulse rate o yung pinting ng puso o yung pag-pump ng ano. Dahil nga po barado. So, lumalaktaw yung ating heartbeat. So, pag lumalaktaw ang heartbeat o tumitigil yung pag-pump na doon, ibig sabihin po, barado yung ugat. Okay? Hindi nakakapasok o hindi nakakahugot ng husto ng dugo ang ating puso. Heart failure. Kaya po nagkakaroon ng bypass graft. Okay? Kasi barado ang ating ugat. Weakened and narrow blood vessel to the kidney. Artery pa rin po o ugat pa rin po, daluyan ng dugo ang problema doon. Pag hindi na nadidistributan, hindi na nabibigyan ng sapat na oxygen si kidney, kidney failure can lead to heart failure din po. Thickened, narrow, or torn blood vessel in the eye, pwede rin pong makabulag. Okay? So, pwede rin pong makabulag kasi puputok or mag-narrow. Kaya yung iba nagkakaroon ng cataract, glaucoma. Okay? Next po is metabolic syndrome. Metabolic syndrome is nandiyan na po yung mataas ang triglycerides, yung cholesterol, diabetic, or yung insulin po, kulang na ang supply. Trouble with memory or understanding. Siyempre, kung hirap, high blood, hindi po porket mataas ang madaming supply ng, wala na nga po supply ng dugo ang utak kasi hindi nga po makapag-pump ng maigi. Kaya yung memory, medyo hirap na mag-intindi. Okay? So, ang komplikasyon na po yan is, pwede po sa, syempre kung na tayo stroke na, damage na yung brain cells, posible po. So, wag na po nating hayaan na maranasan pa natin itong mga to dahil lang sa simpleng kumbaga habit or lifestyle natin. Dahil pwedeng po nating baguhin. Treatments or drugs, masyadong madami yan, pero ito lang po ang pinaka-importante. Lifestyle changes to treat high blood pressure. Yan lang po ang pinaka-importante sa lahat. Lahat ng sa gamot na yon, ito lang ang pinaka-importante. Ibaguhin natin po ang ating lifestyle. Para po, yung mga komplikasyon na nabanggit kanina ay maiwasan po natin.
massage. Bukas po yan. Ay, yan po yung pinaka, sabi nga ay, despite ng mga nakakatakot na kaibat ng hypertension, meron naman po tayong simpleng remedy, massage. Kahit si kuya, kambal kayo, di ba? Dalawa sila, pwede kayong magmasayan. Dahil para benefit po ng massage sa health natin at the same time sa mga komplikasyon o meron na tayo present na karamdaman na nararanasan. Okay. Yan po. So bukas, sample daw bukas, simpleng sample. Na simpleng massage lang para sa mga ika nga, simpleng remedy kung sakasakali po. Okay. So bukas po yan.